Ngayon mga bay, pag-usapan natin yung mga maintenance na ginagawa ko sa kanya. Since dahil sa daily use, hindi lang daily use to, talagang buong maghapon kami nag-iikot no, sa around Metro Manila. At minsan long drive pa. So, kwenta ko sa inyo yung maintenance ko sa kanya, yung mga set ko sa kanya para sa pang daily use natin. No. Ayan, so unahin natin yung gulong. So, ayan yung gulong mga bay. Tineos brand yung binili natin, no. Kung makikita niyo sa mga bike, hindi siya donut, no, palapad siya. So, may dahilan ako kung bakit ito ang pinili ko. Yan. So, dahil sa hindi naman tayo nagbabanking, mas bet ko yung gantong klaseng gulong. Lapat na lapat ito sa semento, sa kalsada, dahil malapad yung dito niya, no. Hindi siya donut style. Hindi ito ABS, so kailangan natin yung magandang kapit, magandang lapat sa semento. Ayan, no. So, kampante ako pagdating sa mga stopping dahil malapad nga yung gulong. Malapad yung nakalapat sa semento. Ayan. So, yung mga nakaraang gulong natin, mga donut style. Pag nagkaroon na ng kanto, dun tayo nakaka-experience ng pag nakasagasa tayo ng pintura. Eh, para tayong gumigewang. Ito, paminsan-minsan nararanasan ko yung ganun, pero okay lang kasi malapad yung ano, gulong. Kampante lang ako. Ayan. So, yung kadena natin, lagi kong nililinis at nilulubyan. No? Ba, sa tuwing aalis ako ng bahay, talagang nilalagyan ko siya. So, regular lang, langis lang yung nilalagay ko dyan. Yung mga sobra ng change oil natin. Ayan. So, sa harap pa naman, so, kabibili lang. So, may brand na Beast Tire. So, quality, hindi, pero hindi ganun kamahal. Around 3,000 pesos, ganun lang ang presyo niya. Sa experience ko dyan at sa performance niya, nadagdagan yung confident ko sa speed at konting cornering, no? Konting banking. Maasahan din, makapit din. So, kung mapapansin natin yung kanyang groove, may pagkahawid sa Pirelli, no? Yung kanyang groove, itong mga lines na ito. May pagkaganon. Yan. So, pagdating sa langis, normal na sukat na ito ay 1.9 liter. So, ang ginagawa ko naman, ginagawa ko ng 2 liters kasi daily use nga, no? Yan. Sa isang big bike, kung pang weekend mo lang o madalang lang mga gamit, ang limit nilang mag-change oil sila ay sa mga 5,000, 4,500 kilometer, no, bago sila mag-change oil. Pero ako, dahil nga sa araw-araw, 3.5 ang pinaka-maximum ko bago ako magpalit ng langis. Ayan. So, yung air cleaner nito o air filter ay sinacheck ko din once a month at nililinis ko, no? Ayan, para hindi magkaroon ng basta may problema yung nagkukos ng problema yung pag marumi yung filter, no? Ayan, baka maaaring lumakas sa gas. Humina ang power, yun, magkaroon ng palya. Kaya, mintin wheel talaga. Nililinis ko talaga siya ng ayos. So, ang gasolina, 95 octane. So, sa mga branded lang ako naglalagay. So, depende sa sitwasyon, kung saan naabutin. Ayan, pero limit ko lang ginagamit talaga, Petron. Petron Shell, ganun. Ayan, so, meron tayo dito ang CP holder, no? With charger to, kasi nga, araw-araw tayo nasa biyahe. Kapita lang ang camera natin, no? Ang front cam natin. Ayan. So, ito yung mga ginagawa ko sa kanyang maintenance, no? Para komportable tayo sa mga biyahes natin. And then, yung pressure ng gulong na ito, ay mas limit kong ginagawa na mas matigas yung harapan kaysa sa likod. No, 30 yung hangin sa harap. 30 to 32. 29 naman yung sa likod. No? Kasi bakit mas matigas yung sa harapan? Kasi yung force at yung bigat, once na ikaw ay napahapit ng preno, ay napupunta lahat sa harapan. No? So pag napalubak ka ng malalim-lalim at pag malambot ang gulong mo, maaari ka kasing magbengkong yung mags. No? Lagi yung tatandaan, kailangan na mas matigas bahagya yung harapan kaysa sa likod. No? Ayan. So ayan lang ang masasabi ko dito sa maintenance ng ating bike. So,
ganun din pag ang oil filter niya, lalim, kapapalit lang yan, saka change oil ko lang na ito. So, ang ginagamit ko naman lang is ay synthetic base. So, ayun, tumatagal lang 3,500 kilometer. So, will maintain, hindi ganun kamahalang kasi daily use nga, kaya gumagamit lang tayo ng hindi ganun kamahalan. Kasi pag gagamit ka ng sobrang mahal, at the same time, ganun pa rin, magpapalit ka na pa rin ng langis, mapapagastos ka, no? Dahil kailangan talaga siyang palitan. Diba? Kaya medyo mura-mura lang yung mga ginagamit natin sa kanya. Kaya, pero same time, maintain pa rin na maganda. Yan. Ayun lang mga bay. So, ang gas consumption na ito, naglalaro sa mga 19 to 24 kilometer per liter. So, depende na rin yun sa hobby mo. No? Sa hobby mo sa paggamit ng iyong acceleration bike. So, this bike, napaka-torque na ito. Napaka-swabe, napakalakas ng hatak. Ayun. So, ayun lang mga bay, ang masasabi ko. So, update lang naman tayo sa channel natin. So, please don't forget to like and share and subscribe. Yun na rin, ito ang channel natin. Peace sa inyo lahat.